pagmamahal sa Panginoon sa pangalawang pagkakataon o sa una? Mas masarap yung pangalawa. Mas masarap yung pangalawa. Bakit kaya, no? Kasi siyempre, well-tested na tayo sa ating experience at saka naputo na rin tayo how we live community life. Welcome to Let's Talk Robes. And for our today's episode, we have our dear sister from the Carmelite, Sister Glyza. Let us welcome Sister Glyza. Sister, kumusta, sister? Hello. At ikaw ay nandito ngayon sa ating Let's Talk Robes. And sa segment na ito, of course, we will have the sharing, no, an interview of some questions with sister, and the episode that we have is really entitled "Everyone Deserves a Second Chance." That's the title. But of course, every one of us deserve chances, not just second chance. But we will see this in the story of Sister Glyza. No, in her vocation story, how she journey with the Lord, no, and we are so thankful, no, that she is here. I'm Sister Glyza Granadero. God is calling me when I was still a child. Naalala ko noon, no, bata pa ako. Sama-sama ko palagi ng lola ko, si Lola Loring. Palagi niya akong kasama sa simbahan, during catechism, sa Mayo. Tapos pag magsimba, kahit hindi ko naiintindihan, palagi pa rin akong sumasama sa kanya. At yun yung naging simula. Akala kong nawala na yun. Pero nung lumaki ako, andun pa rin yung ano kaya ang buhay ng isang madre. Kasi meron din akong na-encounter na isang madre nung una. Tapos natanong ko sarili ko, ano kayang buhay nila? Bakit ganyan yung suot nila? Bakit meron sila? Tinatawag ko yung belo na kalo noon. Tapos hindi rin masagot ng lola ko kung ano yung mga tanong ko noon. Tapos daladala ko yun sa paglaki ko. Hanggang sa noong I was in high school that time, tapos merong nangyaring vocation campaign. Ayun, bumalik na naman yung mga curiosity ko, mga tanong tungkol sa pagmamadre. Kasi nakakita naman ako ng madre. Tapos, out of my curiosity, nilapitan ko talaga yung madre. Tapos tinatanong ko yung buhay nila, parang ganun. Tapos, yung madre naman is very accommodating, very friendly. Tapos, sinasabi niya yung lahat ng mga tanong ko. Tapos yun, nagsusulatan na kami, tapos hanggang sa nag-decide talaga ako na pumasok. I was that time 16 years old. Pero ang buhay talaga, pagbata pa, medyo mahirap. Kaya hindi ko nakayanan noong unang pasok ko when I was 16. Lumabas din ako after 1 year, tapos nagpatuloy sa pag-aaral. Natapos na ako ng college as HRM at then nagtrabaho. Akala ko, nakalimutan ko na yon. Pero hindi, kasi nga pag tinatawag ka, parang hindi ka tatantanan. So hanggang sa naging member ako ng charismatic community, at meron na namang instances na nakamit na naman ako ng mga madre. At bumalik na naman yung desire ko. Hanggang sa umiyak na talaga ako, no? Tapos tinanong ko yung Panginoon, Lord, ano ba talaga yung gusto mo sa akin? Bakit hindi mo ako pinapatahimik? At tinatry ko naman nung 16 years old ako, pero bakit hindi ko nakayanan? Tapos ang dami kong worries na sinasabi ko sa sarili ko, baka pag magpasok na naman ko, na naman ako ulit, hindi ko na naman makayanan. May trabaho na ako that time. Tapos sabi ko, baka pag mag-resign ako para magpasok ng pag-madre, tapos hindi ko kayanan, magsisimula naman ako ulit. So, ang daming takot sa sarili ko na gusto kong mag-respond to that call, pero
parang more in fear yung nararamdaman ko. Pero at the end, nasabi ko sa sarili ko, kung hindi ako magiging matapang para sagutin itong sinasabing call of God, hindi ako matatahimik. Kaya for the second chance, I said yes. And this time, I really asked many signs na parang kung talagang tinatawag ba ako ng Diyos. At first, humingi ako ng signs of miracle kasi at that time, nag-stroke ang mama ko. So, sabi ko, Lord, kung tinatawag mo talaga ako, please heal my mother kasi hindi ko kayang papasok sa kumbinto. Tapos ganun ang sitwasyon ng mother ko. And that time, na-admit siya sa hospital at sabi ng doktor, hindi na siya makakalakad kasi nga na-stroke siya. But after 2 weeks, miracle happened. Sabi ng doktor, pwede pala siyang makalakad at dahan-dahan siyang nakakalakad. Kaya tinitingnan ko yun as a miracle, a prayer granted. Parang, wow, siguro tinatawag mo talaga ako kasi yung prayer ko, binibigay mo eh. Tapos, hindi pa ako nakontento sa isang sign, humingi pa ako ng another sign. Yung sign na hiningi ko is yung sa kapatid ko. At that time, nag-take siya ng exam. Sabi ko, Lord, kung aalis ako, papasok ako kumbinto, sino na lang ang mag-support ng parents ko? So, please let my sister pass the exam. So, yun, after lumabas yung result, nakapass na naman siya ng exam. So, another miracle na naman yun sa akin, na parang nakukonvince na talaga ako, siguro tinatawag talaga ako ng Diyos. Kasi dalawa na ng prayer na hinihingi ko, binibigay talaga niya. Pero, yun na nga, hindi pa nakontento, humingi pa ako ng last chance. Yung nahirapan kasi ako mag-resign that time, so humingi ako ng miracle na sana i-approve agad yung resignation ko. So, another miracle happened. Yung manager ko, napaka mabait niya sa akin. Sabi niya kung saan daw ako masaya, susuportahan niya ako. So, that time, malapit na yung Pasko. So, very busy talaga. Pero, ina-approve pa rin niya yung resignation ko. So, lahat ng yon tinitingnan ko as miracle, as a sign na tinatawag niya talaga ako. Kaya I decided talaga to try. Despite of my fear, I said yes to God. Pero marami pa ding mga pagsubok kasi nga at first yung parents ko ayaw nila ako papasukin, parang ganon. Naalala ko pa yung papa ko, sabi niya, ano ba yung madre-madre na yan? Ayan, wala naman yan sa Bible, parang gano'n. So, hindi ko rin mamasagot yung sabi niya na gano'n. Tapos, mayroon din nagsabi sa akin, magmamadre ka, hindi ka yayaman yan. Tapos, maraming mga discouragement. Tapos, sabi ko lang naman, pagbigyan niyo na ako, gusto ko lang naman ma-try, parang gano'n. So, yun, pumasok talaga ako, tapos, nung hindi pa ako pumasok, meron talaga akong yung nararamdaman na unhappy, parang ganon. Na yung sinasabi na iba, andyan na sa akin daw. Meron na tapos ako mag-aral, may trabaho na ako, may pera. Pero hindi talaga ako masaya. Yun yung talagang hinahanap ko. Lord, ano ba talagang gusto ko? Bakit hindi ako masaya? Pero nung pumasok ako, it's amazing. Kasi yung emptiness na naramdaman ko, bigla siyang nawala. So, nasabi ko sarili ko, ito pala yung hinahanap ko. Ito pala akong masaya. Yung magsiserve kay Lord, yung together with the community, parang ganun. So, yun yung kabuuan ng vocation story ko. Na nagsisimula siya sa mga pagdududa, nagsisimula siya sa takot, pero nalampasan ko yun at nabigyan din ako ng grasya ng Diyos na maano yung mga takot. Maybe sister also can tell us about their mission, no? Mission of their congregation, and we are of course lucky to listen this from her experience of the congregation. And the congregation of Our Lady of Mount Carmel, also known as Sisters of Mount Carmel. We belong to the Carmelite family. Our charism
our prayer and responding to the need of time. Our ministry is on healthcare, and we are also administering diocesan hospital. And we also involved in CBHP, also known as community-based health program. Next is education. We run a school from kinder to senior high. Our sisters are the one who administer, and some are on teaching. We are also involved in pastoral. We give a seminar to the catechists and teach catechism to the children. Sister, alam natin na yung mga nanonood dyan, na mga kabataan, no? Na siguro nag-iisip kayo paano magiging madre, paano magiging pare, no? So, alamin natin kay sister. For those who are interested to try, please call me or just text me. Pwede din kayo mag-PM sa akin sa Facebook account ko. Andyan ako palagi nakaabang sa iyo. Sa lahat ng mga kabataan dyan na aramdaman yung tawag ng Diyos, huwag kayong matakot tumugon sa tawag niya. Dahil pag hindi kayo tutugon, hindi niya kayo tatantanan. Sinasabi ko sa inyo. For the subscribers out there who are watching, I will put in the description below how you can contact with Sister, of course, Sister Glyza. And you know, guys, she has also her YouTube channel, and you can follow her in her YouTube channel, also in the Facebook. And then I will put also in the description below. Sa bukasyon natin, talagang tayo ay minamahal ng Diyos. Nandyan siya palagi sa ating mga pinagdaraanan sa buhay. Kung ano mang mangyari sa bukasyon man ng pagpapari, pagmamadre, at bukasyon din ng pag-aasawa. Tayo ay manalig lamang sa Diyos. Kayo ay naka-feel ng tawag ng Panginoon, no? So, don't waste your time, no? Don't prolong or postpone, no? And if your heart is restless, no? God will really, really hunt you. And then, you will only rest until you rest in Him. No? Rest in His heart. The restless heart. Diba, sister? Yan din ang feel mo, sister, no? Nung pagpasok mo siguro sa Carmelite, no? Yung talaga yung nagpo-push, yung na-try talaga. Kahit ang daming takot, mga fear na hindi mo may tinitin. So, lalo na sa experience mo, sister, no? Yung tinatawag natin na second chance. Ano ba mas masarap magmahal sa Panginoon sa pangalawang pagkakataon o sa una? Which one is... Mas masarap yung pangalawa. Bakit kaya, no? Kasi syempre, well tested na tayo sa ating experience, at saka natuto na rin tayo how we live community life. Because the challenging part of religious life, my dear brothers and sisters out there who are listening, community life is really a challenging, and yet it's also a life that tells us how God is good in journeying our ups and downs. No? So yun naman ang mahalaga. May natutunan tayo sa ating buhay. Sa formation, hindi siya madali. Parang masabi kong ganyan. Kasi ang daming mga na-encounter ko na pagsubok na dumating na talaga sa end point na parang gusto ko na talaga ni lumabas. I remember when my brother, I hear that na hospital siya, kailangan talaga niya ng tulong, financial. Tapos nasabi ko sarili ko, ano ba, parang, ano to Lord? Parang tinatanong ko talaga yung Panginoon that time. Kailangan ng financial, how can I support them? I'm here inside the formation. Tapos at that time, parang hirap na hirap yung family ko. But I really hold on my faith and ask the grace of God, Lord, tulungan mo ako. Tulungan mo kapatid ko, heal him, parang ganun yung prayer ko. Tapos yun, miraculously na okay yung brother ko. Tapos next naman yung mother ko, nagkaroon na naman ng second stroke. Tapos iyak na naman ako ng iyak that time. I was nervous at hindi ako pwedeng lalabas, kasi once nalalabas ako, babalik na naman ako sa una. So parang
grabe naman yung iyak ko, lumuhod talaga ako sa altar. Tapos yung parang ini-express ko talaga yung lahat ng mga ano ko hinaing sa Panginoon. Tapos yun yung mga experience ko na napakahirap, pero at the end I just pagbabalikan ko parang makikita ko talaga yung grasya na andun talaga yung Panginoon kasama ko, na parang hindi talaga ako nagbitaw dahil nararamdaman ko yung presence niya, yung love niya, kasi nga for how many times tinutulungan niya yung family ko, not only in financial but also spiritual, kasi ang dami ng pagsubok na nalalampasan namin sabay-sabay. So again, thank you, sister, for having with us in this Let's Talk Bromance. So thank you. Bye-bye. Thank you. Salamat. See you in our next episode. Bye-bye. Bye-bye. Bye. Thank you. Thank you for watching. My dear sister, adiba. Thank you for watching. Our monetized channel is open for collaborators, content creators, production companies, brands. Don't forget to subscribe, like, comment, share. Hallelujah! Hallelujah!